Nag-undertime si Joanna sa kanyang trabaho dahil naisipan niyang isurprise ang boyfriend niyang si Jason. Second year anniversary nila ngayon as girlfriend and boyfriend. Supposed to be ay magde-date rin sana sila sa araw na ito for celebration nga sa kanilang anniversary. Kaso nga lang ay biglang nagkasakit si Jason, kaya naisipan na lamang niyang puntahan nito sa apartment nito. Dumaan na siya sa isang sikat na restaurant at bumili ng pagkain na alam niyang paborito ng kanyang boyfriend. Okay lang kahit na may sakit ito sa araw ng anniversary nila. Aalagaan na lamang niya ito mamaya. Kung umabot din mamaya na muling hihilingin ni Jason na mag-level up ng kanilang relasyon, ay nakahanda na rin siyang ibigay ang kanyang sarili dito. 2 years na rin ang kanilang relationship at lubos na kilala na din niya ang kanyang boyfriend. Total na kapag plano na rin naman sila ng kasal nila na gaganapin sa 3rd year anniversary nila. Malapit na. Next year na ikakasal na kaming dalawa ni Jason. Magiging Mrs. Jason Perez na rin ako. Nakangiting bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon pa lang, excited na siyang mag-isip ng gusto niyang theme para sa kasal nilang dalawa ni Jason. Pati na rin kung sino ang kukunin nilang ninong at ninang sa kanilang kasal. Nakangiti niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa parking lot sa building ng apartment ni Jason. Matapos niyang kunin ang mga pinamili niyang pagkain ay dali-dali na siyang pumasok sa loob. Habang papasok siya ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang kinakabahan siya. At bahagyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Tumigil muna siya sa kanyang paglalakad at huminga ng malalim para ikalma ang kanyang sarili. Naisip niya na baka ganito ang kanyang nararamdaman dahil kapag hilingin mamaya ni Jason ang isang bagay na pinakaiingatan niya sa loob ng 25 taon, ay nakahanda na siyang ibigay yon sa lalaki. Nung medyo maayos na ang kanyang pakiramdam ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Nang nasa harapan na siya ng pinto ay kinuha niya ang susi sa kanyang bag. Binigyan siya ng kanyang nobyo ng duplicate ng susi sa unit nito para kahit na anong oras na gustuhin niya ay makakapunta siya at makakapasok siya dito. Inihanda na niya ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi habang pumapasok siya sa loob. Pagbungad niya sa maliit na salas ng boyfriend ay para siyang mabibingi sa katahimikan. Inilapag niya ang supot ng binili niyang pagkain sa ibabaw ng center table. Alam niyang nagpapahinga sa silid nito si Jason dahil nga may sakit ito. Bago niya marating ang pinto ng silid nito ay nakita niya ang red petal ng roses na nakakalat sa sahig. Napangiti pa siya. Aba, balak pa akong isurprise ng loko. Kahit may sakit, nakuha pa niyang mag-effort ha. Parang may mainit na palad na humaplos sa kanyang dibdib dahil gusto niyang maiyak sa emosyon na inakala niyang surprise nga ito sa kanya ni Jason. Bahagyang bukas yung pinto ng silid nito at natigil siya sa plano niyang pagtulak noon nang may marinig siyang tila ungol. Napakunot ang kanyang noo dahil mukhang hindi yun boses ng lalaki. Pero inakala na lamang niyang guni-guni lamang niya yon kaya itinuloy niya ang kanyang pagpasok sa loob. Bumungad sa kanya ang damit ni Jason na nasa sahig. Naiiling niyang pinulot yun. Hindi kaagad makikita ang kama dahil may nakaharang doon na isang display cabinet. Bago pa niya marating ang kama nito ay nakita niya ulit ang undies ng isang babae. Kinakabahan niyang tinitigan yun. Kinakabahan siya dahil kinutuban na siya. Dahan-dahan ay lumakad siya papuntang kama at para siyang tinabunan ng langit sa kanyang nakita doon. Parang namanhid ang buo niyang katawan sa magkahalong damdamin na meron siya ngayon. Galit, sama ng loob, pagkasuklam at pagkadiri. Dalawang nilalang na hubot-hubad sa ibabaw ng kama. Ang boyfriend niyang si Jason ay nasa ibabaw nito at ang kanyang best friend na si Jenna. Napaatras siya at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Sa pag-atras niyang yon ay hindi niya namalaya na nabangga niya ang display cabinet. Nahulog ang ilang bagay na nakalagay doon at naglikhayo ng ingay. Dahil doon, naagaw ang pansin ng dalawang taksil mula sa ginagawang makamundo. Kitang-kita niya kung paanong nanlaki ang mata ni Jason na napatingin sa kanya. Napatayo itong bigla. Nang tignan niya ang best friend niyang itinuturing na niyang kapatid ay blanco lamang ang ekspresyon sa mukha nito. As if expected na nito na mangyayari ang ganitong bagay. Traitor ka! Kayo! Ang salitang lumabas sa kanyang mga labi nang makabawi siya sa matinding pagkagulat. Hon, let me explain! Nilapitan siya ni Jason. At nang akma na siyang aabutin ay umatras siya para maiwasan niya ito.
Sobrang dumi ng paningin niya ngayon kay Jason. Paano nitong nagawang lokohin siya tapos sa kaibigan pa niya? At si Jenna, paano nitong maatim na traidorin siya? Dito siya naglalabas ng sama ng loob niya kapag nag-aaway sila ni Jason tapos palihim din pala siyang niluloko nito. At simula sa pagkabata nila ay best friend na niya ito. Wag mo kong hawakan dahil diring-diri ako sa'yo. Mabilis siyang tumalikod sa mga ito. Patakbo siyang lumabas sa silid na yon na naging impyerno sa paningin niya. Tumakbo sa palabas ng apartment nito. Hinahabol siya nito pero alam niyang hanggang doon lang ito sa labas ng pinto ng unit nito dahil hindi ito pwedeng makalabas na nakatapis lamang ng kumot. Juana, please! Bumalik ka dito at mag-usap tayo! Please! Tawag pa nito sa kanya. Parang wala siyang naririnig na pinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa kanyang luha. Pagpasok niya sa elevator ay napahagulgol na lamang siya ng iyak. Hindi niya alam kung ano yung rason at niloko siya ni Jason. Kung ayaw na dito sa kanya ay pwede naman siya nitong tapatin. Hindi yung nagmumukha siyang tanga. Dumiretso siya sa loob ng sasakyan at nagdrive palayo sa lugar na yon. Hindi niya afford ang magtagal pa doon dahil bumabalik sa isip niya ang kanyang nasaksihan na kababuyan ng kanyang boyfriend at best friend na ngayon ay pareho na niyang itinuturing na ex, ex-boyfriend at ex-best friend. Parang nanuyuri ng kanyang mga mata habang nagmamaneho. Pakiramdam niya ay namamanhid ang buo niyang katawan dahil sa sakit na nasa dibdib niya ngayon. Sino ba kasi ang mag-aakala na ang dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya ay siyang nagloko sa kanya? Malayo nang itinakbo ng kanyang kotse pero hindi niya pa rin alam kung saan siya pupunta. Basta ang alam lamang niya ay hindi pa siya uuwi sa kanila. Unti-unti ay kumakalat na rin ang dilim sa paligid dahil gumagabi na rin. Nang pakiramdam niya ay pagod na siya ay inihimpil niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan. At sa pagkakataong ito ay tuluyan niyang pinakawala ng kanyang sariling emosyon. Umiyak siya ng umiyak. Walang kasing sakit ang ginawa ng dalawang mahalagang tao sa kanya. Iniisip niya kung kailan pa ba siya sinimulang lokohin ng dalawa. Mula sa pagkakasubsob ng mukha niya sa manibela ng kanyang sasakyan ay umangat ang mukha niya. At ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang mailaw na establishment sa kabilang kalsada. Ilang beses niyang binasa ang mailaw na signage bago nag-sink in sa utak niya na isa pala yung bar. Pinahira niya ang mga luha niya gamit ang tissue paper at biglang may naisipang gawin. Gusto niyang libangin ang kanyang sarili at saglit na makalimutan ng lahat ng pinagdadaanan niya na sakit ngayon. Naisipan niyang pumasok at uminom kahit ilang shots lang para malasing siya at hindi maalala ang ginawang pagtraidor ng nobyo niya at matalik na kaibigan. Nang marating niya ang parking lot ng nasabing establishment ay bahagya niyang inayos ang kanyang sarili bago lumabas ng kanyang kotse. Nasa entrance pa lamang siya ng bar pero nahihilo na siya sa maingay na paligid, sa usok ng sigarilyo, sa dami ng tao, at sa ilaw na may iba't ibang kulay. Gusto niyang umatras at bumalik. Pero nang maalala niya kung bakit siya nandito ay huminga siya ng malalim at itinuloy ang kanyang pagpasok. Mas nanibago siya nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng bar. Ito ang unang beses niyang nakatapak sa lugar na ito. Nagpalingalinga siya at sa isang bahagi ay nakita niya sa counter ang bartender na abala sa paghahalo ng inumin na hindi niya pamilyar. Anyway, bukod sa kilalang wine ay wala na rin naman siyang ibang alam na inumin dahil hindi naman siya umiinom. Lumapit siya doon at naupo sa isang mataas na stool sa harapan ng bartender. Nang makita siya nito ay tinigil nitong ginagawa at hinarap siya. May ipaglilingkod po ba ako sa inyo, ma'am? Polite na tanong nito sa kanya. Ano yung pinakamatapang yung inumin dito? Balik tanong niya sa lalaki. Nakita niya na bahagya itong natigilan. Tequila, meron ba kayong yan? Yun ang alak na palagi niyang naririnig na malakas daw ang tama. Kaya yun na lamang yung in-order niya. Meron po, ma'am. Pero sigurado po ba kayo? Meron po kaming ladies drink at... Hindi niya hinayaang matapos ang sinasabi ng lalaki. Give me one shot of tequila. Okay, saglit lang po, ma'am. Tumalikod na ito at tumungo sa mga inumang nakadisplay sa malaking bar ng sari-saring inumin. Pagbalik nito ay nasa kamay na nitong isang shot glass na alam niyang naglalaman ng order niyang tequila. Kaagad niya yung kinuha at saka diretsong ininom.
Pero hindi pa man niya napangalahati ang laman ng baso ay napaubo na siya dahil sa mainit na hagod ng alak sa kanyang lalamunan. Hindi kasi ganyan yung tamang pag-inom ng alak, miss. Hinagod niya ang kanyang dibdib at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Sa dulo ng bar ay nakita niya ang lalaking nakaupo na may hawak na lata ng beer, ang isang kamay nito. Base sa nakausling mga tuhod ng lalaki ay nasisense niya na isa itong matangkad na lalaki. Bumaba ang paningin niya sa siko ng lalaki na bahagyang nakatukod sa mesa ng bar. Bahagya siyang napasinghap nang makita niyang umiigting na muscles ng braso nito na nagpupumigla sa manggas ng long sleeve nito na tinupi hanggang sa siko. Ang buhok nito ay medyo kulot at may kahabaan na nagbigay din ng Finn Jones vibe. Sexy, very manly, and super handsome. Napakurap siya ng sunod-sunod nung makita niyang gumalaw ang isang sulok ng labi ng lalaki. Hindi niya alam kung initian ba siya nito o disgusto yun dahil sa pinag-aralan niya ang kabuuan nito. It's none of your business. Mataray na sabi niya ng makabawi. Hindi ko naman sinabi na business mo ay business ko na rin, miss. Sinabi ko lang naman na hindi yan yung tamang pag-inom ng tequila. Uminom ito sa hawak nitong beer at kumindat sa kanya. Bigla siyang nairita sa lalaki at saglit na nakalimutan ang rason kung bakit siya nandito ngayon sa bar na ito. Tumaas ang kilay niya. Hindi ko alam na may paraan pala kung paanong inumin ng tama yung alak. Patuya niyang sabi. But of course, ganito kasi yon. Since matapang yung inumin na napili mo, ay hindi dapat na iniinom yan ng dere-derecho. Dahil paniguradong masusunog ang lalamunan mo sa ginagawa mo. Dapat kasi dahan-dahan lang at relax ka lang. Bumaling ito sa bartender. Please give her espresso martini. Hindi na babagay sa kanyang tequila. Coming, boss. Masigla namang kumilos ang bartender para gawin ang utos ng estrangherong lalaki na yon. Dahil sa bigla siyang nainis sa pangingialam sa kanya ng lalaki ay tumayo siya. Pero bigla siyang nahilo dahil sa epekto ng nainom niyang alak. Napahawak siya sa upuan at ibinagsak ang katawan niya pabalik sa pagkakaupo. Hindi niya akalain na isang shot ay ganun pala kabilis umepekto sa kanya ang alak na inorder niya. Para sa'yo, ma'am. Napatingin siya sa baso na hawak ng bartender. Alam niya na ito yung inorder ng lalaki na ladies drink. Umiling siya. Ibalik mo sa kung sinong nagbigay niyan. Hindi ko kailangan yan. Isa pa, kaya kong bumili ng kahit na anong alak ang gusto kong inumin. Bigyan mo pa ako ng isang tequila. Ipinirig niya ang kanyang ulo nang unti-unting lumala ang kanyang pagkahilo. Napatingin siya sa ekstrangherong lalaki. Nakita niya na kinakausap ito ng bartender. Napatingin naman ito sa kanya at nagkibit ang balikat nito. Pagdating naman ng pangalawa niyang order ay muli niyang ininom yon ng diretso. Hindi kagaya kanina na napaubo siya. Ngayon ay parang nasanay na siya sa lasa ng mapait na alak. Sa pangalawang shot na yon ay tuluyan na siyang nalasing. Parang nawala na rin ang sakit ng kanyang dibdib na dulot ng pagtatraidor sa kanya ng kaibigan at nobyo. Nang tumugtog ang masiglang musika ay bigla siyang napatayo at hindi alintana na kahit muntik na siyang masubsob sa counter. Natawa pa siya dahil sa nangyaring yun. Bigla ay parang naging malaya siya at parang nawala ang mga tinik na nasa puso niya sa mga sandaling yun. Paekis-ekis siyang pumunta sa gitna ng dance floor. Kung makikita siya ngayon ng mga nakakakilala sa kanya, ay iisipin talagang nawawala na siya sa tamang wiso na pag-iisip niya. Pero wala na siyang pakialam pa. Masaya siya ngayon at ayaw niyang magmukmuk. Oops! Nakangiti niyang sabi sa isang lalaki nang mabangga niya ito. Mag-isa ka lang ba? Lumapad ang pagkakangiti nito at malisyoso siyang tinitigan mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang paa. Dahil nasa ilalim na siya ng espiritu ng alak ay hindi niya napansin ang kakaibang titig na yon ng lalaking nabangga niya. Ngumiti siya dito at hindi niya alam na ang ngiti pala na yon ay nang-aakit sa lalaki. Hindi pa siya nagsisimulang mag-enjoy nang biglang may isang matangkad na lalaki ang pumagitna. Ito ang lalaking nagbigay sa kanya kanina ng inumin. She's with me. Paangil nitong sabi sa lalaking nakabangga niya. Napakunot naman ang kanyang noo at tumingin dito. Gusto mo lang ako bigyan ng ladies drink pero hindi tayo magkasama. Sabi niya sa lasing na boses. Nagkasalubong naman ang mga kilay nito na tumingin sa kanya.
Hinawakan itong isang braso niya at yumuko sa kanya para bulungan siya. Huwag nang matigas ang ulo dahil baka kinabukasan ay pagsisisihan mong ginagawa mong karahasan ngayon. Hinila siya ng lalaki sa paraan na hindi naman siya nasasaktan. Wait! Wait! Kanina ka pa! Ano bang problema mo? Pagsigaw niyang tanong sa lalaki. Wala akong problema. Pero baka ikaw meron. Hindi lang maatim ng konsensya ko na bukas na baka may mangyaring masama sa'yo. Seryosong wika nito. Napangiti siya ng malapad dahil sa sinabi nito. Para yung isang musika sa kanyang pakiramdam kahit siya ay lasing. Type mo ako, no? Hindi na niya pinag-isipan ang tanong na yun. Nakakawala pala ng hinhin ang kalasingan. Tumigil sa paglalakad ang lalaki at tumingin sa kanya. Payak itong umiti pagkatapos. Baka papasalamatan mo pa ako sa pangingialam ko bukas, miss. Bago ito muling lumakad ay may sinabi pa ito sa kanya. At sa tanong mo kung type kita, itanong mo na lang ulit sa akin yan kung hindi ka nalasing. Acting mysterious, ha? Sabi niya pa sa lasing na boses. Pero mas gwapo ka pala sa malapitan, no? Ano nga pala yung pangalan mo? Hindi na niya makontrol pa ang kanyang sarili dahil sa kalasingan. Hindi na niya naisip na kung ano mang ginagawa niya ngayon ay pwede niyang pagsisihan kinabukasan. Charles Monfort. Formal na sabi ng lalaki. Charles, bagay naman sa'yo yung pangalan mo. Pero dahil gusto kong magsayaw, pwede ba tayong sumayaw? Binasa ng dila niya ang nanunuyo niyang labi at narinig niya ang pagmura ni Charles. Hindi niya alam kung bakit. Come on, let's dance, Charles! Pamimilit pa nito. Nang mapadaan ang isang waiter sa tabi nila ay may ibinulong dito si Charles na hindi niya alam kung ano. Tumango naman ang waiter at umalis na. Ilang segundo lang ay pumailan lang sa eryang isang love song. Dahil ganun na ang musika ay lumuwang ang dance floor dahil nagsialisan ang sumasayaw kanina. Okay, your wish is my command. Let's dance. Bulong sa kanya ni Charles bago nito hapitin ang kanyang bewang at hinila siya sa gitna ng dance floor. Napakapit naman siya sa dibdib nito nang idikit siya ni Charles sa katawan nito. Ang nararamdaman niyang pagkahilo ay mas nadagdagan nang masamyo niya ang napaka-lalaking amoy ni Charles. Hindi na niya maalala ang sama ng loob na nararamdaman niya kanina bago siya pumasok sa lugar na ito. What's your name? Bulong sa kanya ni Charles. Bakit ba biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso habang nakapaloob siya sa matipunong braso ni Charles? Pakiramdam din niya ay nasa isang paraiso siya at walang ibang tao, maliban sa kanilang dalawa ni Charles. Joanna, mahinang sambit niya. Bakit ka nandito sa lugar na to? Sa tanong nito ay muli niyang naalala ang kataksila ng kanyang best friend at boyfriend. Pinahira niya ang luha niya. Kaya mo bang lokohin yung asawa mo? Dahil sa epekto ng alak ay hindi na niya mapigilan ang sarili niyang ilabas ang sama ng loob niya. Tumawa naman si Charles. What made you think na may asawa na ako? Wala akong asawa, Joanna. Tumingala siya sa mukha nito. Sa tingin niya ay masahed lang ng konti ang edad nito sa kanya. At sa sobrang gwapo nito, imposible na wala itong asawa o girlfriend man lang. Eh, girlfriend? Nope. Bakla ka siguro, no? Natawa pa siya. Nawawala na talaga ang kanyang kieme dahil sa alak. Malakas na natawa si Charles sa tanong niyang yun. Bakla? Paano mo naman naisip ang bagay na yan? Kung may doubt ka sa pagkalalaki ko, wanna try it? Parang nanginig ang buong katawan niya at nanlambot ang mga tuhod niya nang pisilin nito ang kanyang bewang kahit nalasing na siya. Bago sa kanya ang ganitong pakiramdam. Hindi naman siya parang jelly na matutunaw kapag hinahawakan siya noon ni Jason. Pero kakaibang hatid nito sa kanya kapag si Charles yung gumagawa. Pero dahil lasing na nga siya ay may mga bagay siyang ginagawa na hindi na kaya pang awatin ng natitirang katinuan sa utak niya. Eh baka kasi isa kang mahinang nilalang. Natakot sa commitment, Mr. Charles Conforth. Panunokso niya dito. At para mas lalo pa itong inisin, ay itinaas niya ang isang kamay niya at pinalandas ang isang daliri niya sa mukha at labi ni Charles. Hinawakan naman itong kamay niya. Wala akong kinatatakutan na kahit anong commitment, Joanna.
Talaga ba? Kung hindi ka takot sa commitment, sige nga, pakasalan mo nga ako. Biro lamang niya yon pero naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Charles sa kanyang bewang. Hindi sumagot ang binata. Matagal lamang niya itong tinitigan sa mata. Pagkatapos ay kinuha nitong isang kamay nitong nasa balikat nito at ikinulong yon sa mga kamay nito. Let's get out here. Bulong nito sa kanya. Wala siyang nagawa nang hilahin siya nito palabas ng bulwagan. Nasa labas na sila ng building nang maalala niya na hindi pa pala siya nakabayad sa nainom niyang alak. Teka, sambit niya. Itinaas pa niya ang kanyang dalawang kamay. What? Tila nauubusan naman ang pasensya na tanong sa kanya ni Charles. Hindi pa ako nakapagbayad ng ininom ko. Hayaan mo na yan. Let's go. Muli ay hinawakan siya nito sa kamay na parang natatakot itong magbago ang kanyang pasya kapag tumagal pa sila doon ng konti. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan niya kung bakit siya sunod-sunuran sa lalaking tanging pangalan lamang ang alam niya. Teka! Awat niya ulit sa lalaki nang makarating sila sa parking lot. Ano na naman? Hindi na nito itinagong iritasyon sa boses nito. May kotse ako. Muntik pa siyang matumba kung hindi siya kaagad na hawakan ng lalaki sa kanyang bewang. Just let me take care of it. But one last question. Sasama ka ba sa akin? Tumango siya sabay tawa. Sabi mo kasi papakasalan mo ako eh. Tumango lang ang lalaki at walang salitang binuhat siya papunta sa magarang sasakyan nito. Kung saan siya nito dadalhin ay hindi niya alam. Ang alam lamang niya ay safe ang pakiramdam niya na kasama ang estrangherong ito. Nakalimutan din niya ang tungkol kay Jason at kay Jenna. Nung nasa loob na sila ng sasakyan ay maingat siyang inilapag ng lalaki sa upuan at ikinabit ang kanyang seatbelt. Sa magkahalong kalasingan at katahimikan sa loob ng sasakyan ni Charles ay unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata dahil sa antok. May sinabi pa si Charles pero hindi na niya narinig pa. Napangiti na lamang siya dahil naulinigan niya na malakas ang pagmura nito. Ihahatid kita sa inyo. Napadilat ang mga mata niya nang marinig niya ang sinabing yun sa kanya ni Charles. Parang saglit siyang nahimasmasan sa kanyang kalasingan. Ayaw niyang umuwi dahil maaalala lamang niya ang pagtraidor ng dalawang tao na naging mahalaga sa kanya. No, huwag mo kong ihatid sa amin. Saan mo gustong ihatid kita? Sa kaibigan mo ba? No, dalhin mo ko sa kahit saan mo gusto. Mahinang napamura ulit si Charles. Hindi na ito nagsalita pa tinuloy na lamang ang pagmamaneho nito. Maya-maya lang ay naramdaman na niya ang pagtigil ng sasakyan nito. Idinilat niya ang nakapikit niyang mga mata. At sa malamlam na ilaw ng sasakyan ay nabungaran niya ang gwapong mukha ni Charles na nakatunghay sa kanya. Are you sure na ayaw mong umuwi sa inyo? Mahinang tanong nito sa kanya. Umiling siya. Gumalaw si Charles at inayos ang reclining chair ng sasakyan nito. Bago pa siya makapagtanong kung ano ang gagawin nito ay nagsalita na ito. Matulog ka habang nasa biyahe tayo. Dahil malayo pa ang lugar na pagdadalhan ko sa iyo. Gusto niyang mangusisa kung saan ang malayong lugar na yon pero nang maalala niya na ayaw nga pala niyang umuwi, ay tumahimik na lamang siya. Hindi nga rin niya namalaya na nakatulog siya ng mahimbing habang nasa biyahe sila. Hindi niya alam kung gaano ba siya katagal na nakatulog dahil sa pagkahilo niya. Nagising na lamang siya na masakit ang kanyang ulo. Iginalaw niya ang kanyang katawan at kinakabahan siya nang may masagi siya na tila katawan ng tao sa ilalim ng kumot. Dahan-dahan niyang sinilip ang katawan niya na nasa ilalim ng kumot at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang katawan niyang walang kahit na anong saplot. Lumingas siya sa katabi niya at nakita niya ang gwapong lalaki na nakahiga sa tabi niya. Walang damit na pangitaas. At natatakpan din ng kumot ang pangibabang bahagi ng katawan nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapasigaw. Naalimpungatan naman na bumangon ang lalaki. Hinila niya ang kumot at mahigpit na hinawakan mula sa pagkakatakip nito sa kanyang katawan. Bumaba ang paningin niya sa lalaki at nakita niyang tanging boxer shorts lang ang suot nito. Good morning. Kung may kapitbahay lang ako dito, sigurado akong nabulabog na sila sa sigaw mo. Relax at tila inaantok na sabi ng lalaki. Nag-inat pa ito ng katawan nito. Para itong Greek god sa gwapong anyo nito at sa perpektong hubog ng katawan nito. Pero hindi yon ang concern niya. Ang iniisip niya ay kung anong ginagawang masama ng lalaking ito sa kanya. Pinagsamantalahan mo ba ako? Kinuha niyang isang unan at hinampas yon sa lalaki.
What? Anong sinasabi mo dyan? Maang naman na tanong nito sa kanya. Magtatanong ka pa? Kinuha niya ang isa pang unan at pinaghahampas ito sa lalaki. Pareho tayong walang damit. Natampal naman ng lalaki ang noon nito. God, what a pleasant morning. Inagaw nito ang una na hawak niya at bumaba ito sa kama. Tinakpan niya ang mga mata niya dahil hindi niya kayang tignan ang halos hubad na katawan ng lalaki. Honestly, itong unang beses na nakakita siya ng lalaking halos hubad na sa tabi niya. Idedemanda kita. Relax, Joanna. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Stalker ka, no? At ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Pinakilala mo ang pangalan mo sa akin. Kagabi, nangyayain mo akong sumayaw. Saglit siyang napaisip sa sinabi nito. Hindi pa siya nagsalita, ay inunahan na siya ng lalaki. Niyaya kitang sumayaw? Seryoso? Nahihiya niyang itinakip ang mga palad niya sa kanyang mukha. Ano pang ginawa ko kagabi? Meron pa ba? Nahihiya niyang tanong sa lalaki. Natawa naman ang lalaki. Una, hindi kita pinagsamantalahan. Kaya ka walang damit dahil sumuka ka kagabi at kinailangan kong hubarin yung damit mong suot. So nakita mo yung katawan ko? Halos maiyak na siya nang ma-realize niya na wala na pala siyang itinatago sa lalaking ito dahil lahat ay nakita na pala nito. Hindi ito sumagot. Humakbang ito at pumasok na sa tingin niya isang walk-in closet. Pagbalik nito, inabot nito sa kanya ang dala nito. Magbihis ka na muna at hihintayin kita sa baba para mapag-usapan natin yung nangyari kagabi. Baka kasi madumihan pa yung utak ko kapag mag-usap tayo na ganyan ka. Anong ganito ako? Wika pa niya. Yung alam ko na sa likod ng kumot na yan ay wala kang saplot. Mapangasar pa na tumawa ito bago siya nito tinalikuran. Sa sobrang inis naman niya ay kinuha niya ang isang unan at ibinato yon sa likod ng lalaki. Kinakabahan naman siya nang tumigil ito sa paglalakad nito. Namumuro ka na. Isa pang pananakit sa akin, gagantihan na talaga kita. Bakit? Sasaktan mo rin ako? Hindi kita sasaktan. Dahil di naman ako nananakit ng babae. E paano ang ganting gagawin mo? Hahalikan kita. Hanggang sa pareho tayong maubusan ng hininga. Kaya behave ka dyan kung ayaw mo ng ganyang klaseng parusa. Walang yaka talaga! Sigaw niya nang makita niyang lumabas na ang lalaki sa silid na yun. Isang malakas na lang na tawa ang ganti nito sa kanya na lalong kinainis niya. Nang mawala ang lalaki ay tinignan niya ang binigay nitong damit. Plain white t-shirt yun at boxer shorts na halatang pagmamay-ari nito. Ayaw man niyang gamitin ang gamit nito ay wala siyang choice dahil alam niyang marumi pang damit na hinubad nito sa kanya kagabi. Napakagat siya sa pangibabang labi niya nang maalala niyang nakita na ng lalaki ang lahat sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba na siya. Namangha siya sa kanyang nakita nang nasa salas na siya ng bahay. Glass ang wall ng bahay pero may touch pa rin ito ng native style. At mula sa salamin ng dingding ay nakikita niya ang baybayin sa labas. Okay, nasa isang pribadong resort pala sila ngayon. Napatingin siya sa nakabukas na pinto nang mula doon ay marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Charles. Hey Joanna, halika dito. Nakaupo ito sa isang mesa sa lilim ng malaking puno. Bakit nakakaramdam siya ng pagkaromantiko ngayon habang nakatingin siya sa gwapong lalaki? Ipinirig niya ang kanyang ulo para alisin ang ganoong ideya sa kanyang utak. Kagabi lang ay nadiskubre niya ang panuloko sa kanya ni Jason. Tapos ngayon ay kung ano-ano na ang naiisip niya sa isang estrangherong lalaki na ito. Sa tingin niya ay parang mabuti namang tao itong si Charles pero hindi pa rin sapat yon para magtiwala siya ng lubos dito. Nang tawagin sa ulit nito ay taas noo siyang lumabas ng bahay at lumapit sa lalaki. Gusto niyang malaman kung saang lugar ba siya dinala ng lalaking to. Pati na rin kung ano ba talagang nangyari kagabi. Have a seat. Tumayo ito nang makalapit siya sa tabi nito at hinilang isang upuan para sa kanya. At ewan ba niya kung bakit parang saglit niyang nakalimutan ng ex-boyfriend niyang nanloko sa kanya. Nang biglang umiti si Charles at lumabas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Pati na ang malalim na dimples sa magkabilang pisngi nito. Maupo ka na para kumain. Tikman mo yung luto ko. Untag sa kanya ng lalaki. Napakurap naman siya at napatingin sa mga pagkaing nakalatag sa mesa. Parang bigla siyang nagutom pagkakita niya ng nakakatakam na pagkain. Napatingin siya sa lalaki.
ikaw lahat ng nagluto nito? Hindi niya maiwasang mamangha. Bihira lamang kasi sa lalaki ang marunong magluto. Lalo na sa tindig nitong si Charles ay parang hindi mo maaasahan na marunong ito sa kusina. Oo naman, walang bagay na hindi ko kayang gawin, Joanna. Kinindatan pa siya nito na parabang nagpakabog sa kanyang dibdib. Napilitan siyang maupo dahil hindi niya matatagalan ang mga titig sa kanya ng lalaki. Here, ito ang favorite kong lutuin sa breakfast. May homemade chicken tocino. Sumandok ito at inilagay sa kanyang plato. Tinikman niya yon at napapikit siya habang umunguya dahil sa napakasarap ng pagkakaluto nito ng pagkain na yon. You like it? Tanong nito sa kanya. Tumango lang siya at kumuha pa. Parang nakalimutan niya na kagabi lamang niya nakilala ang lalaki. Ayaw man niyang aminin pero panatag ang pakiramdam niya dito. Hinayaan lamang siya nitong kumain at nang makita nitong tapos na siya, ay tsaka ito muling nagsalita. About last night? May ginawa ba akong hindi maganda kagabi? Bahagyang natawa ang lalaki. Nalasing ka lang naman. At nihaya mo akong magpakasal. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa lalaki. Hindi niya maalalang sinabi niya yun. Hindi ka ba nagbibiro? Bakit naman ako magbibiro? Bakit ka ba napasok dun? Mabuti na lang at nakita kita. Maraming lalaking sira ulo ang nasa bar, Joanna. I think hindi ka naman sanay sa ganung lugar. Pati na rin ang uminom. Napabuntong hininga siya. Muntik na siyang mapahamak dahil sa padalos-dalos na ginawa niya kagabi. Muli niyang naramdaman ang pait sa kanyang puso nang maalala niya ang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na yon kagabi. Hindi naman talaga ako sanay na uminom. Napayuko siya. Actually, yun yung first time na napunta ako sa lugar na yon. Nahuli ko kasi na nag-cheat yung boyfriend ko with my best friend. And you know what I mean. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit niya ikinukwento ang lahat ng to kay Charles. Si Raulo palang lalaking yun eh. Nagawa pa niyang lukuhin ang isang kagaya mo? Tapos sa mismong matalik mo pang kaibigan? Nahimigan niya ang galit sa boses ng lalaki. Hindi siya sumagot dahil wala siyang alam na sasabihin. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa ng lalaki. Did you confront him? Binasag nito ang katahimikan sa pagitan nila. Umangat ang mukha niya at nakita niya ang titig sa kanya ni Charles. Naiilang naman siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ewan ba niya kung bakit ang bilis ng tibok ng kanyang puso kapag tinititigan siya ni Charles? Hindi naman kasi ganito yung nararamdaman niya noon kapag tinititigan siya ni Jason. Matapos ang nangyari, hindi ko pa sila kayang harapin. Great! Sila na ang may kasalanan. Ikaw pa tong natatakot tumarap sa kanila? Bahagyang tumaas ang boses ng lalaki. Bakit ka nagagalit? Mahinang tanong niya dito. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses, Joanna. Pero hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa ginawa ng boyfriend mo at kaibigan mo. Napangiti siya dahil sa tingin niya ay napaka-OA ng reaksyon nito. Akala mo naman kung mag-best friend sila na mas galit pa ito kesa sa kanya. Bakit ka natatawa? Tanong nito. Para ka kasing tatay ko kung umaakto. 2 taon lang ang tanda ko sa'yo tapos tatay yung tingin mo sa akin. 2 taon? Paano mo naman nalaman ang gap ng age natin? Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Kasi sinabi mo sa akin kagabi, Joanna. Ano nang plano mong gawin ngayon? Huminga siya ng malalim at tumatanaw sa karagatan. Hindi ko pa alam. Ang gusto ko lang ngayon ay huwag munang umuwi sa amin. Well, you can stay here as long as you want, Joanna. Pero mag-aalala yung mga magulang mo kung hindi ka uuwi sa inyo. I will just call them to inform na huwag na muna akong hanapin dahil okay lang ako ngayon. Anyways, saan pala tong lugar na to? Nasa Pangasinan tayo. Hindi ko kasi alam kung saan kita dadalhin kagabi. So I decided na dito na lang muna. Alam kong makakapag-relax ka sa ganitong lugar. Yeah, tama ka. Napaka-relaxing naman kasi ng lugar na to. Gusto mo bang maligo mamaya? Tanong nito. Gustuhin ko man, hindi rin pwede dahil wala akong mga damit. I will buy your things after lunch. Don't worry. And by the way, nasa office niyo na pala yung kotse mo.
Maangsang napatingin sa lalaki. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Mahinang natawa ang lalaki. May company sticker na nakadikit sa kotse mo. Natampal niya ang kanyang noo. Nahihiya niyang initian ang lalaki. Bakit ba nakalimutan niyang may sticker pala ang kotseng pinapagamit sa kanya ng company na pinagtatrabahuan niya? Salamat. Tanging nasabi niya dahil wala na siyang maisip na sabihin pa. Aalis muna ako saglit ha. Babalik ako agad. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan itong magpaalam sa kanya na para bang obligasyon nito yung gawin. Pero imbis na isatinig yon ay tumango na lamang siya. May asawa ka na ba, Charles? Natigil naman ang lalaki sa pagliligpit ng pinagkainan nila at napatingin sa kanya nang nakangisi. Why? Baka kasi magagalit siya kapag nalaman niyang may babae kang pinapapunta dito. Baka kasi kung anong isipin niya. Don't worry. Kagaya ng sinabi ko kagabi, ay wala pa akong asawa. At ikaw nga palang unang babaeng dinala ko dito sa paborito kong lugar na to. Magtatanong pa sana siya pero hindi na niya nagawa pa nang tumalikod na ang lalaki papasok sa loob ng bahay. Bit-bit ang pinagkaina nila. Napasunod na lamang ang paningin niya sa likod nito. Umalis na nga si Charles matapos ang almusal nilang yun. Nangako naman itong babalik kaagad. At ewan ba niya kung bakit parang biglang may kulang sa kanya nang umalis ang binata. Para maiwasan ang kalungkutan ay naglibot na muna siya sa napakagandang resort na yun na sa tingin niya ay pagmamay-ari ni Charles. Wala man itong sinabi tungkol sa status nito sa buhay ay alam niyang mayaman ito kung pagbabasehan sa minamaneho nitong sports car. Tinawagan na rin niya ang mama niya at sinabi dito na hindi na muna siya uuwi dahil sa nangyari sa kanila ng nobyo niya. Nagalit ang mama niya kay Jason at gusto rin itong umuwi siya at mag-usap sila. Pero sa huli ay napapayag na rin niya ito na hayaan na lang muna siyang magmuni-muni. Hapon na nang makabalik ang lalaki. Hindi niya namalayan na dumating na ito. Nasa dalampasigan siya na nakaupo, hindi napigilan ng kanyang sarili na umiyak. Matatanggap naman niya kung niloko siya ni Jason. Pero ang hindi niya matanggap ay nangloko ito kasama ang matalik niyang kaibigan. Joanna! Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Charles. Bumalik ka na pala. Mahinang sambit niya. You're crying? Pahayag nito. Humakbang ito papalapit sa kanya. Pasensya na kung natagalan akong bumalik. Dahil dumaan lang ako ng office ko. It's okay. Hindi mo naman ako kailangang samahan dito eh. Ang hayaan akong tumuloy dito sa lugar na to, sapat na yun sa akin. Nagulat siya nang hawakan siya ni Charles sa magkabilang pisngi para mapaharap siya dito. At bigla na lamang siyang napahagulgol ng iyak nang mapatingin siya sa binata. Tila ba ay nakakita siya ng kakampi sa katauhan nito. Okay lang yan. Umiyak ka lang kung yan yung makakapagpagaan ng damdamin mo, Joanna. Kinabig siya nito't niyakap. Para naman siyang batang napayakap sa lalaki. Alam mo, kung ano yung pinakamasakit, yung dalawang taong napakahalaga sa akin pa pala yung mananakit sa akin, Charles. Okay lang yan. Ilabas mo lang yung sama ng loob mo. At handa akong makinig. Kagaya nga ng sinabi nito, ang lahat ng hinanakit niya kay Jason at kay Jenna ay inilabas niya habang panay naman ang hagod nito sa likod niya. Ilang oras lamang niya itong nakilala pero pakiramdam niya ay parte na ito ng pagkatao niya. Nang umangat ang kanyang mukha, hinaplos nito ang mga luha sa kanyang pisngi. Titig na titig ito sa kanya na parabang may ibig ipahiwatig pero hindi niya alam kung ano. At nang unti-unti nang bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kagaya ng inaasahan niya, ay hinalikan siya ni Charles. At sa palagay niya ay yun ang pinakamatamis na halik na natikman niya sa buong buhay niya. Parang biglang may sumabog na magagandang kulay at pakiramdam niya ay nakatapak siya sa alapaap. Parang may sariling isip ang mga labi niya na tumugon sa paghalik nito sa kanya. Lumalim ang halik na yon sa pagitan nila ng lalaki at hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa silid nito sa itaas. At noong hapon na yon ay tuluyan niyang isinuko ang kanyang sarili sa lalaking kagabi pa lang niya nakilala. Ewan ba niya kung bakit parang nakalaan ang kanyang sarili para kay Charles? Wala rin siyang nikatiting na pagsisisi pagkatapos niyang ibigay ang kanyang sarili dito. Hindi niya maintindihan pero parang pati ang kanyang puso ay kasamang kinuha sa kanya ni Charles.
Naging extra sweet ang treatment nito sa kanya pagkatapos ng nangyaring yun. Para siyang isang mamahalin at babasaging bagay kung itrato ni Charles. At iisa lang ang na-realize niya ng gabing yun. Ang kanyang nadurog na puso ay muling binuo ng lalaki. Nanatili siya kasama ni Charles sa private resort nito ng 5 araw. Parang ayaw na niyang mawalay sa binata. Inispoil naman siya nito ng mamahaling mga regalo na pilit nitong binibigay sa kanya kahit na ayaw niya namang tanggapin. Pati na rin ang atensyon nito na kahit wala naman itong ipinapangako na commitment sa kanya. Mabilis niyang nakalimutan ang ginawang panluloko sa kanya ni Jason at ni Jenna dahil kay Charles. Ni hindi nga niya maalala na minahal niya ang dating kasintahan niya. Ang ilang araw na naging langit sa kanya kasama ni Charles ay may hangganan. Isang araw ay tinawagan siya ng office nila na kailangan na niyang mag-report kaagad kung ayaw niyang ma-terminate siya ng company. Pinigilan naman siya ni Charles at sinabi na kahit na hindi siya magtrabaho, ay okay lang daw. Pero dahil hindi clear sa kanyang status nila ay pinili pa rin niyang bumalik sa kanyang trabaho. Sa pagbalik niyang yun ay parabang naiwan na niya ang puso niya kay Charles. Masama pa rin ang loob niya kay Jason at kay Jenna pero parabang wala na siyang sakit na nararamdaman pa. Alam niya na sa pagbabalik niya ay nagbago na ang lahat sa kanya, pati ang damdamin niya. Tutok na tutok ang buo niyang pansin sa computer dahil marami siyang natambak na trabaho sa ilang araw na pagsama niya kay Charles nang may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nakita niya si Jason na nakatayo sa gilid ng cubicle niya. Kinapa niya yung dibdib niya kung may pag-ibig pa ba siyang nararamdaman para dito pero ang tanging nandoon na lang ay galit at pagkasuklam na lamang. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Can we talk? Malamlam ang mukha nito. Tungkol saan? Tungkol dun sa naabutan. Binibigyan kita ng 10 minuto, Jason. Tumingin siya sa suot niyang relo tsaka siya tumayo at tumungo sa visitor's lounge ng kanilang opisina. Ayaw niyang marinig ng mga ka-office mates niya ang pinag-uusapan nila. 10 minutes, Jason. Pormal na wika niya nang marating nila ang tanggapan ng mga bisita. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Inabot nitong isang bouquet ng paborito niyang bulaklak. Tinitigan lamang niya yon saka umiling. Hindi ko matatanggap yan. Kung ipipilit mo, sa basurahan lamang ang bagsak niyan. Please, honey. Makinig ka naman sa sasabihin ko. Hindi niya ito pinatapos sa sinasabi nito. Gano'n yun ako katagal niloloko. Pag-usapan natin kung paano tayo magkakaayos, Joanna. Patuya siyang tumawa. Gusto raw nitong pag-usapan kung paano sila magkakaayos. Pero ayaw nitong pag-usapan ang ginawa nitong panluloko sa kanya. Kailan nagsimula ang lahat? Yan ang gusto kong pag-usapan. Nung nag-out of the country ka. Pero maniwala ka. Inakit niya lang ako. At ikaw naman yung papakasalan ko eh. Sa sobrang galit niya ay nilapitan niya ito at sinampal ng malakas ang pisngi nito. Matagal na pala siyang dinudumihan ng dalawa sa kanyang ulo. Ilang buwan pa lamang ang relasyon nilang dalawa nung pumunta siya sa Singapore para sa trabaho niya. Sa kanya ko kasi nakukuha yung bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin, Joanna. So kasalanan ko pa talaga kung bakit ka nagloko? Grabe namang manipulation yan. Well, total sa kanya mo naman nakukuha yung gusto mo. Bakit hindi ka na lang sa kanya magpakasal? Huwag mo namang gawin to sa akin, Joanna. Hindi mo pa kilala kung paano ako magalit. Ha? Ako? Ako pa yung tinatakot mo? Bakit anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Paghahamon niya dito. Kung yan ang paraan para huwag mo akong hiwalayan. Natigil ito sa pagsasalita nito nang biglang may sumuntok sa mukha nito. Tumilapon ito sa sahig. Nanlalaki ang mga mata niya na tumingin sa lalaking sumuntok sa dating kasintahan niya. Ganoon na lamang ang pagkalabog ng dibdib niya nang makita ang galit na si Charles. Ganyan ka kung magtrato sa isang babae? Ikaw na nga yung nagloko, tapos ikaw pa yung may planong manakit? Tumayo si Jason pero kaagad na sinipa ito ni Charles. Mabilis niyang nilapitan si Charles at pinigilan nito nang akma pa nitong lalapitan ulit ang nakalugmok na si Jason. Tama na pare! Awat naman ang boss niya kay Charles. Nahihiya siyang napatingin sa boss niya at sa ilang ka-office mates niya na nakakita ng nangyari. Alisin mo ang hayop na yan dito, Carlo! Galit na utos ni Charles sa boss niya. Don't worry, magpapatawag ako ng guard para kunin yan dito. Mahinahon naman na sagot ng boss niya.
Huwag na huwag mo nang hahayaang makatapak pa yan dito, Carlo. Sige na, Charles. Ako nang bahala sa bagay na yan. Tumingin ito sa kanya. Magkakilala kayo ni Charles, Joanna? Matali ko siyang kaibigan. Namula ang buong mukha niya sa tanong ng kanyang boss. Paano niyang masasagot ng tama ang tanong nito? Alangan naman na sabihin niya na magkakilala sila nito dahil sumama siya dito at ibinigay ang kanyang sarili. Dumating ang guard at nagpasalamat siya dahil hindi na nakatuon ang pansin ng boss niya. Naging abala na ito sa pagbigay ng instruction sa tatlong guard. Sinaktan ka ba niya? Mahinang tanong ni Charles sa kanya. Umiling lang siya. Hindi niya alam kung paano siyang magre-react sa mga nangyayaring ito. Una ay ang tungkol kay Jason. Pangalawa ay ang biglang pagsulpot dito ni Charles. At ang pinaka nakakagulat ay dahil matalik pa pala itong kaibigan ng boss niya. Natatakot siya dahil alam niyang magkikita at magkikita pa rin pala sila dito dahil sa boss niya. Okay ka lang ba, Joanna? Tanong sa kanya ng boss niya nang madala na ng mga guard si Jason palabas. Okay lang, sir. Tumangulang ito at niyaya na si Charles. Pasimple naman siyang hinawakan ni Charles sa braso at bumulong sa kanya. May pag-uusapan lang kaming mahalaga ni Carlo. Magkikita at magkikita pa rin tayo, Joanna. Napasunod na lamang ang paningin niya nang umalis na si Charles kasama si Carlo. Napahawak pa siya sa dibdib niya dahil hindi pa rin bumabalik sa normal ang pagtibok noon. Pagkatapos ng muli nilang pagkikita na yun ni Charles ay hindi na rin niya ito ulit nakita pa. 2 weeks na ang lumipas mula noon ay parang naninikip ng dibdib niya kapag naaalala niya ito. Mas naiisip pa niya ito kaysa sa dati niyang kasintahan. Malungkot siyang lumalakad patungo sa cubicle niya ng umaga na yun. Ayaw man niyang aminin pero ang totoo, namimiss niya talaga si Charles. Pagdating niya sa kanyang mesa ay napatunga nga siya nang makita niyang isang pumpo ng mamahaling bulaklak. Kumunot ang noon niya dahil wala siyang maisip na magbibigay sa kanya ng bulaklak. Kung si Jason ay sobrang labo, dahil hindi na ito pinahintulutan na makatapak hanggang 10 metro mula sa lugar na ito. Kinuha niya ang nakatuping card at binasa ang nakasulat doon. Ganun na lamang ang pagtigil ng kanyang mundo nang mabasa niya ang pangalan ng binata sa note. Kaya naman buong araw noon ay sobrang saya niya. Para siyang naglalakad sa alapaap. Masaya siya dahil hindi pa pala siya nakalimutan ni Charles. Pag-uwi niya ay sumiksik siya sa mga taong nag-aabang na sasakyan. Ang kotse kasi na pinagamit sa kanya ng company ay kasalukuyang inaayos dahil may konting sira sa makina nito. Okay lang naman sa kanya ang mag-commute dahil sanay naman siya doon. Pero ang ikinakabahala niya ay ulan na nagsisimula ng pumatak. Patakbo siya papuntang waiting shed para sumilong doon ng may humarang na sports car sa tapat niya. Bumukas ang bintana noon at nakita niya ang gwapong mukha ni Charles. Hi! Bati nito sa kanya. Hi! Nauutal naman niyang sagot. Parang bigla siyang nanlamig at nanginig ang kanyang tuhod. Mauuna na ako? Nahihiyang paalam niya. Akmang lalakad na siya nang tawagin siya ni Charles. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, huwag ka nang mag-abala. Hindi naman malayo yung bahay namin. Pero umuulan, Joanna. Magkakasakit ka niyan. Bumaba ito ng sasakyan nito at binuksan ang passenger seat. Get in. Motoridad nitong utos sa kanya. Dahil sa nakakatunaw nitong titig sa kanya ay parang hindi siya nakatanggi. Tahimik na lamang siyang sumakay sa kotse nito. Nang maupo na ito sa driver's seat ay dumukwang ito sa kanya. Bigla siyang kinabahan nang maalala niya ang nangyari sa kanila nito. Nakakailang naisipin na ibinigay niya ang lahat dito kahit wala naman silang relasyon. Relax, aayusin ko lang yung seatbelt mo. Mabuti na yung safe. Ewan niyo kung bakit siya kinakabahan sa sinabi nito. Naging double meaning yun para sa kanya dahil naaalala niya na wala pala silang ginamit na kahit na anong proteksyon nung may nangyari sa kanila. Kumusta ka na? Tanong nito nung tumatakbo na yung kotse. Okay lang naman. Ginugulo ka pa ba ng walang hiyang ex mo? Umiling siya. Hindi na kami nagkita pa. Good. Nakapag-move on ka na ba sa kanya? Siguro, pero nagagalit pa rin ako sa kanya. Normal lang yan, dahil naging part siya ng buhay mo. Tumango siya. Ikaw, kumusta ka na? Tanong niya sa kawalan ng sasabihin. Eto, okay lang naman. Pero may namimiss akong isang tao. Parang kinurot naman ang puso niya sa narinig niya. Iniisip niya na baka may special na babae na itong nagugustuhan.
Sabi mo noon wala kang girlfriend. Namimiss mo ba yung nililigawan mo? Hindi ko nililigawan. Pero liligawan ko pa lang. Napalunok siya. Sumakit ang lalamunan niya dahil para siyang maiiyak. Gusto rin niyang mainis sa kanyang sarili kung bakit siya nasasaktan kagaya nito at kung bakit niya hinayaan ang sarili niyang mahulog ng ganong kabilis kay Charles. Good for you. Mahinang sambit niya. Hindi mo ba itatanong sa akin kung sino yung babaeng tinutukoy ko? Hindi naman na siguro kailangan pa. Wika niya na may pilit ngiti. Tatanungin ko pa lang kasi siya kung papayag ba siyang manligaw ako sa kanya. Sa kanya mo dapat sinasabi yan at hindi sa akin. Okay. So, tatanungin na kita ngayon. Miss Joanna Gonzalez, hahayaan mo ba akong ligawan kita? Napaubos siya dahil para siyang nabubulunan, kahit na wala naman siyang kinakain. Napakapit siya sa bagyang nasa kandungan niya. Parang nabibingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung seryoso ito o binibiro lamang siya. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Charles. Hindi nakakatawa. Sino bang nagsabing nagbibiro lang ako? Honestly, pagkatapos na nangyari sa atin, sinabi ko sa sarili ko na kahit ano pang mangyari, ay liligawan kita, Joanna. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ang nangyari? Namumula ang buong mukha niya sa kahihiyan. Nakakailang talaga ang topic na yun. Napabuntong hininga ito sabay tingin sa kanya. Napayuko naman siya dahil hindi niya matatagalan ang titig na yun. Pagkatapos noon ay hindi na ito nagsalita pa at buong atensyon niya ay nakatutok na lamang sa pagmamaneho nito. Hindi niya alam kung sumama ba ang loob nito sa sinabi niya. May kirot sa kanyang dibdib na tumingin sa labas ng bintana. Pagkahatid sa kanya ni Charles sa kanila ay pinagbuksan lamang siya nito ng pinto ng kotse at nagpaalam na rin ito at umalis na. Habang tinitignan niya ang papalayo nitong sasakyan ay parang gusto niya itong habulin at bawiin ang sinabi niya. Gusto niyang sabihin dito na pwede naman itong manligaw sa kanya. Nainis tuloy siya sa sarili niya dahil sa pag-iinarte niya kanina sa naging tanong ni Charles sa kanya. Simula nga ng araw na yon ay hindi na niya muli pang nakita si Charles. Gusto niyang humingi ng contact number nito sa boss niya para tawagan nito, pero nahihiya naman siya. Baka kung ano pang isipin ng boss niya. Honestly, parang isang bahagi ng pagkatao niya ang nawala nang hindi na niya nakita pa si Charles. Araw-araw ay umaasa siyang magtatagpo ang mga landas nila sa office, pero hindi nangyari yon. Matamlay na naman siyang pumasok sa trabaho sa umagang yun. Bahagya niya lamang tinanguan ang mga ka-office mate niyang bumabati sa kanya. Uy, Joanna! Ang haba ng hair mo, girl! Masaya at tila kinikilig na bati sa kanya ng kaibigan niyang bakla. Napatingin naman siya sa buhok niya. Mahaba na ba talaga yung buhok ko? Parang hindi naman. Halos kakagupit ko pa nga lang ng buhok ko eh. Inirapan niya ito. Ay! Akala ko matalino to! Bumbita pala! Inirapan siya nito. Hindi literal na haba ng buhok yung tinutukoy ko. Ewan ko sa'yo, tigilan mo nga ako dyan sa kalokohan mo, Bona. Masyado pang maaga. Kaya hindi natatapos yung deadline ng trabaho mo dahil mas inuuna mo pa yung chismis eh. Mabilis na siyang lumakad. Girl, teka, may sasabihin ako sa'yo. Mamaya na yan. Kailangan ko matapos yung presentation ko ngayon. Tinuloy niya ang kanyang paglalakad papunta sa cubicle niya. Pero ilang hakbang pa lang ay tumigil na siya sa kanyang paglalakad. Paano kasi ay may nakakalat na petals ng roses sa daan niya. Napapailing na lamang siya at itinutuloy ang kanyang paglalakad. Kailangan niya kasing matapos ang kanyang presentation dahil kailangan na yun mamayang hapon. Pagbungad niya sa kanyang cubicle ay napanganga siya dahil halos wala siyang madaanan sa napakaraming bulaklak na nandoon hanggang sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala siyang maisip na magbibigay sa kanya ng ganong karaming bulaklak. Ano tong mga to? Tanong niya sa katabi niyang cubicle na si Anna. Bakit di ka dumiretso sa mesa mo? At baka may makita kang note doon. Kinikilig na tanong nito habang masayang tumitingin sa nagagandahang fresh flower. Napailing lamang siya at lumakad papunta sa mesa niya. Baka nga may note na naiwan doon. At tama si Anna, sa ibabaw ng mesa niya ay may papel na nakapatong doon. Kinakabahan na kinuha niya yon at binuksan para basahin yung note. Para naman siyang nabingi sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso habang binabasa niya yon. Joanna,
The last time na tinanong kita kung pwede ba akong manligaw sa'yo, di ka pumayag. Pero ngayon, sinasabi ko sa'yo, kahit di ka pumayag, I will still court you. Kahit walang paalam. Simula nang may espesyal na nangyari sa atin, hindi ka na naalis sa isip ko. Kung nakakapagod lang ang pagtakbo mo sa isip ko, ay baka para ka ng lantang gulay ngayon. Just kidding. By the way, sana nagustuhan mo yung mga bulaklak na bigay ko sa'yo. Charles. Napatingin siya sa mga bulaklak at sa totoo lang ay hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Labis ang kanyang kilig. Hindi ganitong pakiramdam niya nung nililigawan siya ng ex niyang si Jason. Yun bang para siyang maiihi na parang tatakbo pero nanghihina naman ang mga tuhod niya. Itinago niya ang mga ngiti sa labi niya nang makita niyang tinitignan siya ni Anna. Pati na rin ang bagong dating na si Bona. Oh, nakita mo na ang mahaba mong buhok, Joanna. Pagtataray kunwari ni Bona. Hindi siya sumagot at nagkunwari na wala siyang kahit na anong nararamdaman sa pabulaklak sa kanya ni Charles. Inayos niya ang mga bulaklak na nakapatong sa kanyang mesa. Umalis na nga kayo at magtatrabaho pa ako. Taboy niya sa dalawa. Hindi na rin siya sumagot sa kahit ano pang sinasabi ng dalawa sa kanya. Ang isip niya ay okupado ni Charles. Kahit na nagsimula na siyang magtrabaho ay saglit pa rin siyang napapatigil at napapangiti habang inaalala ang note sa kanya ni Charles. Walang duda, in love na talaga siya kay Charles. Kung pagkagising ba niya pagkatapos niyang maglaseng o kung noong may nangyari ba sa kanila ay hindi na niya matandaan pa. Basta ang alam niya ay mahal na talaga niya ito. Napapit lang pa siya nang tumunog ang telepono sa tabi niya. Malapad ang pagkakangiti niya nang sagutin yun. Joanna! Boses yun ang boss niya. Sir? Kailangan mo nang dalhin ang presentation mo ngayon sa conference room at naghihintay na yung client natin. Natutup niya ang kanyang bibig. Paano kasi hindi pa siya natatapos? Pero kasi, sir, di ko pa siya tapos. Di ba kasi hapon pa talaga yun? Ang sayang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pagkabahala. Kung ano na lang yung natapos mo, yan na lang muna yung dalhin mo. Manually, baka pwede mo na rin naman yung i-detail sa client natin. Naging rush kasi dahil may emergency business trip abroad yung client natin. But sir, we're all waiting here for you, Joanna. Pakibilisan na lang. Okay. Mahina niyang sabi nang mawala na sa kabilang linya ang boss niya. Ilang saglit muna siyang natulala bago siya biglang nagmamadali sa pagliligpit ng mga gamit niyang kakailanganin para sa presentation na yon. Bahala na lang talaga si Batman sa presentation niya. Pagpasok niya sa conference room ay bahagya pa siyang nagulat dahil maliban sa boss niya ay isang lalaki lang naman ang nandoon. Akala niya kasama nito ang mga board members dahil mahalaga ang meeting na ito. Napatingin siya sa lalaking nakaupo at nakatalikod sa kanya. Kinakabahan siya dahil alam niya na kilala niya ang taong yun. Halos 3 weeks na niya itong hindi nakikita, pero kahit na ihalo pa ito sa libo-libong tao, ay makikilala at makikilala pa rin ito ng kanyang puso. Inaamin niya. Talagang madali siyang nahulog sa lalaking ito. Good morning, Joanna. Andiyan ka na pala. Halika na at simulan mo na yung presentation mo. Napakurap ang mata niya nang marinig ang sinasabing yun ng boss niya. Napipilitan siyang lumapit sa gitna. Bit-bit ang laptop niya at folder na naglalaman ng files na kakailanganin niya. Nang magtama ang paningin nila ni Charles ay napilitan siyang ngitian ito. Na-miss niya ito. Sumakit naman ang puso niya nang hindi man lang ito tumugon sa pagngiti niya dito. Nanatiling seryoso ito at parang naiirita na paulit-ulit na tumitingin sa suot nitong relo na para bang nagmamadali itong umalis. Kaya mas lalo siyang nasaktan dahil doon. Hindi niya alam kung galit ba ito sa kanya o dahil baka hindi naman talaga ito seryoso sa sinasabi nitong manliligaw ito sa kanya. Go ahead, Joanna. Utos sa kanya ng boss niya nang hindi siya tumitinag sa kanyang kinatatayuan. Nagmamadali yung client natin. Dagdag pa nito. Tumango naman siya at inayos ang dala niyang laptop sa ibabaw ng mesa. Inayos niya na rin ang projector. Nag-umpisa na siya sa presentation niya. At pinapatay na lamang niyang ilang mga nararamdaman niya habang mataman siyang tinititigan ni Charles. Ilang saglit pa ay nag-excuse ang boss niya nang may tumawag sa cellphone nito. Ipinagpatuloy niya ang presentation niya nang biglang tumayo si Charles. I think di mo pinaghandaan yung presentation mo na yan, Miss Gonzalez. Seryosong saad ni Charles. Masyado itong formal at parang gusto niyang kumaripas ng takbo at umiyak.
Tila mas masakit pa kasi ito sa panluloko sa kanya ng kanyang ex-best friend at ex-boyfriend. Relax po, Mr. Comfort. Aayusin ko po ang pag-explain. Maupo lang po kayo ulit. Kinakabahan niyang tugon sa lalaki. Let me help you. Baka makatulong ako sa presentation mo. Baliwala itong humakbang palapit sa laptop niya at may kinuha sa bulsa nito na sa tingin niya isang USB flash drive. Pinalitan nito ang USB drive na dala niya. Pagkatapos ay tuwid itong tumayo. Now, you can take a seat. Itinuro nito sa kanya ang upuan sa harap ng projector screen. Umiling siya pero muli nitong iminuwestra ang kamay sa upuan. Napilitan naman siyang umupo doon kahit na parang nabaliktad ang sitwasyon nila. Bakit imbis na siyang mag-present ay mukhang siya na ang makikinig sa presentation nito? Ganun ba ka-useless yung naihanda niyang presentation? Napatuwid siya sa kanyang pagkakaupo nang bumungad sa screen ang mukha niya nung high school siya. Nagtataka siyang napatingin kay Charles. Pero sumenyas ito na tumingin lang siya sa screen. Wala siyang magagawa kundi sundin ang sinasabi nito dahil natatakot siyang baka magalit ito. Napakunot lalo ang kanyang noo dahil puro picture niyang nakikita niya sa screen. Puro stolen shots yun. Hindi na niya napigilan pa ang sarili na tanungin si Charles. Bakit meron kanyan? Akala ko ba tungkol sa presentation na ipapakita mo sa akin? Tapusin mo muna, please. Seryoso pa rin ito. Bumalik ang paningin niya sa screen pero slides ng picture niya pa rin yung high school ang naroon. Hanggang sa nawala na lahat ng picture niya. Napatingin siya kay Charles pero sumenyas ito na manood siya hanggang sa mabasa niya ang nakasulat doon. Joanna Gonzalez, sinabi mo man na hindi ako pwedeng manligaw sa'yo, pero hindi ako ganun kadaling sumuko. I will pursue you. I will court you. And I just want you to know na ang nangyari sa atin ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. I love you since high school. What do you mean? Mahinang tanong niya sa lalaki. Ang huling sentence kasi ang siyang umagaw ng pansin niya. Humakbang naman si Charles papalapit sa kanya. Matagal na kitang kilala, Joanna. Marahil hindi mo ako natatandaan pero... Ako? Hinding-hindi kita makakalimutan. At pinangako ko sa aking sarili na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang nabubuhay ako. Matagal niyang ipinroses sa utak niyang sinabi ng lalaki. Gulat na gulat siya at tila hindi siya makapaniwala. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat, Charles. Okay. Ipapaintindi ko sa iyo ang lahat. Makinig ka. Kinuha nito ang mga kamay niya at mahigpit niyang niyakap. Crush na crush kita nung high school tayo, Joanna. Third year ka nun at ako naman fourth year na nang makita kita sa library. Simula noon, hindi ka na nawala sa aking isipan. Sinimulan kong magtanong-tanong sa iba tungkol sa pangalan mo at ang lahat ng tungkol sa'yo. Nung JS prom natin ay niyaya kita para maging date ko pero hindi ka pumayag. At nasaktan ako dahil niwala kang konting interes sa akin. Hindi naman ako pangit. Ang ibig mong sabihin, ikaw si Liam? Biglang nag-flashback sa utak niya ang nakaraan. At naaalala niya ang super crush niyang basketball captain ng school nila at super crush niya na nag-propose sa kanya para maging date niya sa kanilang JS prom noong third year siya. Sa totoo lang ay gustong gusto niya itong tanggapin. Kaso, sabi ng best friend niyang si Jenna ay narinig nito ang usapan ni Charles at ka-team nito na ginawa raw pustahan ng mga ito ang pagpayag niyang maging date ni Liam or Charles. Kaya hindi niya tinanggap ang proposal nito. At hindi ako naka-move on sa pagtuturn down mo sa proposal ko noon. Bahagya siya nitong nginitian. Pero diba Liam, Liam yung pangalan mo? Liam Montes? Nagtataka pa rin tanong niya. Parang hindi rin niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Full name ko is Charles Liam Montes Montfort. Middle name ko ang Montes. Tinitigan niya ang lalaki. Similar nga lang ang mukha nito sa teenager na si Liam. Mas gwapo nga lang ito ngayon. At talagang hindi niya malaman na si Liam pala ito. Kaya ako hindi pumayag sa proposal mo ng JS prom natin dahil... Sinabi niya lahat ng sinabi sa kanya ni Jenna. God! Ba't ko naman gagawin yun? Samantalang ilang months ako nag-practice para sa proposal na yun. Kahit hanapin pa natin yung mga ka-team ko. At itanong natin yung bagay na yan, Joanna. Hinding-hindi ko magagawa yan sa babaeng pangarap ko. Madamdamin itong pahayag.
Hindi niya alam kung bakit siya napaluha sa saya. Naniniwala siya kay Charles dahil napatunayan niya na isang traidor na kaibigan si Jenna. Kaya nga nitong agawin sa kanya si Jason. Hindi din malabong gumagawa lang ito ng kwento para lang huwag niyang pansinin noon si Charles. Alam niya kasi na super crush din ito noon si Charles. At nung nakita kitang pumasok sa bar ko, ay nagkaroon ako ng chance na makausap ka. Pero promise, hindi pumasok sa utak ko na pagsamantalahan ang kahinaan mo nung panahon na yon. Ang nangyari sa atin ay hindi naman pilit at pareho nating ginusto yon. Dagdag nito sa katahimikan niya. Nung may nangyari sa atin, alam ko nung nahuhulog na rin ako sa'yo. Pag-amin niya. Ayaw na niyang magsinungaling pa sa kanyang sariling damdamin. Napaiyak siya sa tuwa. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganito kasidhing kaligayahan. Oh dear, hindi ka naman nagbibiro, diba? Umiling siya. Napayuko siya dahil sa napaiyak na siya sa saya. Hinawakan naman ni Charles ang baba niya at bahagyang tinaas yon para magtama ang kanilang mga paningin. Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya? Nahaluan ng lungkot ang saya nito kanina. Masaya lang ako dahil mahal na rin kita at sobra kitang na-miss sa ilang linggo nating hindi nakikita. God, Juana, I love you. I love you. I love you so much. Ilang ulit nitong sambit bago siya nito kinabig at niyakap ng mahigpit. Matagal ang naging yakapan na yon hanggang sa muling nagsalita si Charles. Ang gusto ko lang naman sa araw na to ay ang pagpayag mo na ligawan kita. Pero dahil sinabi mong mahal mo na ako, nag-iba na yung gusto kong mangyari. Ano? Pabulong na tanong niya sa lalaki. I want to marry you, Juana. At hindi ko tatanggapin this time kung aayaw ka. Ilang taon ang tiniis ko at hindi ko na gusto pang madagdagan yun. Lumuhod dito sa paanan niya at kinuhang isang kamay niya. Juana Gonzalez, will you be my wife? Natatawa na naiiyak na lamang siya sa tuwa at sa bilis ng pangyayari. Ayaw na rin naman niyang dagdagan pa ang mga araw na nalulungkot siya dahil namimiss na niya si Charles o si Liam pa man ito. Ngayon niya lang na-realize na hindi niya minahal si Jason dahil mabilis lang niyang nakalimutan ito. Yes! Magpapakasal ako sa iyo, Charles Liam Monfort! Yes! Ako na ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Mahal na mahal kita, Juana. Wika pa nito. Pasensya ka na kung wala akong dalang singsing ngayon. Hindi ko naman kasi ine-expect na ganito yung mangyayari. Pero pangako, ngayon din, bibili ako ng pinakamagandang singsing para sa'yo. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng conference room at nagsipalakpakan ng mga katrabaho niya kasama na ang boss niya. Kiss! Kiss! Natutuwa pang tukso ng mga ito. Bagay naman na pinagbigyan din sila ni Charles. Hiniling niya kay Charles na after 1 year ng relasyon na nila sila magpapakasal. Tumutulman ito pero pinagbigyan din ito ang kanyang desisyon. Si Charles ay sobrang layo sa ex niyang manloloko. Araw-araw siya nitong nililigawan kahit sila na. Araw-araw din itong pinapadama sa kanya ang pagmamahal nito. At nang makasal sila ay siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. After a year ng kanilang marriage ay nabuntis siya. And soon gave birth to their beautiful princess named Christina. Naging kumpleto ang saya nilang mag-asawa sa pagdating ng kanilang napakagandang anak. Sa kwento ni Juana at ni Charles, natutunan natin na kung minsang pinipilit kang ilayo ng Panginoon sa maling tao ay tanggapin mo yun at huwag pang hinayangan ang mga taon na magkarelasyon kayo dahil ginigiya ka lamang niya tungo sa tamang tao para sa'yo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Kaya naman hi po kay Ma'am Jessica Rabago from Trinidad Benguet, Remeline Codiamat from Alfonso Lista Ifugao, Mary Chris Balanay from Calamba Laguna, Melia Liego from General Trias Cavite City, Grace P. Kubar from Lapu-Lapu City, at Mary Rose Lara from Iloilo City, and also to Siner family from Rizal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.